Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Tatlong kilo? Mahal bang gulay mo ngayon? Naku, Mari, nagmahal. Pero para sa'yo, may discount, syempre. Talaga? Magkano yan? Ay, 80 lang. Para sa'yo, eh. Ay, kawaan ka ng Diyos. Ay, Mari. Pwedeng-pwede yan. Pwedeng ano? Basketball player? Oo, kumari, shoot na shoot. Sige, salamat, ha? Okay, Mari, balik ka. Oo. Ay, anak. Tama-tama pagdating mo. Kailangan ko ng karelyebo dito, ha? Magbabayad lang ako ng utang sa kabilang bayan. Tapos, bahala ka na sa ate mo, ha? Dito ka muna, ha? Sige po, Nay. O, sige. Oh, sige. Narako. Sabi mo lang muna yung bola mo dyan. Tulungan mo ako iinipat sa mga bulay dito. Oo. Lumaki ako na nagtatrabaho sa palengke with my mom. Kasama ko rin yung brother ko and sister ko sa Pangasinan. So, yun, every morning, kailangan kong gumising ng maaga at bago pumasok ng school. Oh, galingan mo ah! Baka mas tupalpal ka na naman ni Mark. Bakit? Mabis ba sa akin to? Sige, bakit? Ako? Ay, kita! Wala kang kay Mark! Hey, Mike! Diyan na kami! Hoy, ingat, ingat! Hoy. Mark. Boy! Oh, napansin ko may potential ka sa paglalaro ng basketball, ah. Pwede ba kitang makausap? So, may lumapit sa akin si Boss Jesse Chua na parang sabi sa akin na gusto mo ba mag-training sa Manila or maglaro sa team ko sa Chowking Juniors. Ay, ito na yung pagkakataon ko para makapuntang Maynila. Sigurado ka ba dyan, Mark? Handa ka makipagsapalaran sa Maynila ng mag-isa? Eh, paano na yung pag nagkasakit ka? Sino titingin sa'yo doon? Eh, meron din namang eskwelahan dito sa Pangasinan na pwede mong pag-basketballan. Pero, Nay, big time po doon sa FAU. Mas mahahasa ako. Tsaka malaking oportunidad sa Maynila. Sige, pag-isipan mo mabuti. Ay. Eh, kung yan ang gusto mo, wala naman akong magagawa, di ba? Basta, anak, tatandaan mo, ha? Pwede kang bumalik dito kahit kailan magusto, ha? At kung desidido ka na talaga para dyan sa gusto mo, nandito lang ang nanay. Para suportan. Salamat, Nay. Hindi yung pagsisihan yan. Gagalingan ko po para magpansin po ako sa Maynila. Salamat. Dito na ako sa Manila noon, na-try ko rin na mag-practice ng 3 times a day. Kaya siguro gumaling din yung skills na paglalaro sa basketball. Nung nahinto ko lang yun, nung time na nagka-injury ako eh. Kasi lagi akong puyat, lagi akong umiinom dati. And then, isang pitik lang ni Lord, parang yun. Kumbaga, na-operahan ako sa tuhod. Mula nun, talagang kinat ko, talagang iniwanan ko na doon. Mula nung nagre-rehab ako, promise ko talaga sa sarili ko na talagang yung trabaho na lang talaga. Wala na yung gimmick, wala na yung extra inom, ganun. Kumbaga, umiyak din ako dati na baka hindi ko na makuha yung pangarap ko eh. Pare, welcome back. Don't worry, pare. Gabi mo na maalam sa'yo. Basta, huwag mo na pwede sa sarili mo. Sige, sige. Salamat, ha. Pare, hindi na rin kami. Sige. Ayos. Uy, Mark! Pastor Robert, napadaan po kayo.
Ay, oo, kasi napalitan ko na babalik na sa basketball. And I'm sure kailangan mo na maraming lakas ng loob para magpatuloy dito. Opo, kailangan ko po ngayon yan. Nang mga advice mo, tsaka nang dasal nyo. Ay, naman. Kapag na lang dasal tayo ngayon. Okay. Mayor, Savior and Lord, give... Mga ibang basketball player, pag yung talagang taga rito sa Maynila, nakasama yung family, madali lang yun eh. But yun, mag-start ka na ikaw lang, wala yun mga kapatid mo, wala yun mother mo sa tabi mo, napakahirap yun dahil katulad ng kumakain ka, mag-isa lang minsan. Malungkot naman yan? Malungkot talaga pag mag-isa ka lang dito sa Maynila. Lahat ba sila sa Pangasinan? Pati tatay at nanay mo? Nanay ko lang, tsaka mga kapatid ko nandoon. Eh, ang tatay mo? Ewan ko. Sabi ng nanay ko nung bata pa lang ako, iniwan niya na daw kami, umuwi na ng France. Pero bahala siya. Lumaki naman ako nang wala siya eh. Tsaka kinaya naman namin. Eh, ang girlfriend mo? Wala akong girlfriend ngayon. Saklap naman ang buhay mo, pare. Kahit girlfriend dito sa Maynila, wala ka. Wala ka nang kamag-anak dito. Wala ka pang siyota. Ngayon lang naman. Ano ba ang type mo? Ang anak ni Enteng Cabisote. Sino si Enteng Cabisote? Anak ko pa, pare. Artista yan. Si Danny Casoto. Ang unika iya. Ibig Soto. Alam, parang nagandahan ako sa kanya. And then, pero hindi ko talaga kilala na artista si Danica. Ang alam ko lang na sa mga basketball, syempre yung mga talagang kilala na, mga Benji Paras, Jaworski, Alvin Patrimonio, ganyan. Hindi ko siya kilala as Mark Pingris na basketball player. Ganun. Tsaka siguro kasi yung time nag-uumpisa pa lang din siya sa PBA. So, yun. Tapos ako, oh, yung gwapo naman ito. Kakagaling lang sa sakit niya. Hindihin mo na lang. Mukhang wala pa sa wheel. Ganun ba? Alam mo, pare, artista yan eh. Hindi yan basta-basta magbibigay ng cell number. Hindi nga daw kayo magkakilala. Pag nakikita ka niya, tungo ka lang daw ng tungo. Bakit di mo kaya sa buong lapitan? Kausapin. Kaya pagkasamin pag nandiyan siya. Hindi kaya sumama ka sa amin pag lumalabas siya. Para naman maging mag-friends na rin kayo. Sige. Sige, sabi mo eh. Alam mo, pare, talagang gusto mo siya. Kaibiganin mo. Tingnan mo kung swak kayo. Hindi naman siya agad ng ligaw. Sumasama-sama lang siya sa amin. Like, usan kayo, magko-coffee kami dyan, ganyan. Kasama siya. Tapos may times na hindi. Dahil nga, let's say, he's tired from practice, ganun. Yung time na yata nun, ayaw ni Danica eh. So ako lang yung nangungulit talaga. So, everyday kasi, pagkatapos ng practice, pupunta ko lang ako sa gym kahit wala kaming gym para gusto ko lang siya makita noon. Tapos na tayo.
Mon? Coffee shop. Eh, kung coffee shop sa mall. Pwede. Tara. Uy, Mark! Uy, Bo! Dani ka. Hi, Mark. Mukhang may lakad kayo. Oo, kapunta kami coffee shop. Tama ka. Sige, wala naman ang lakad eh. Sound run? Tara. Shucks, ang gwapo naman ito. Kaya lang, parang boring namang kausap. Kasi nga, tahimik. Parang ganun-ganun lang. Tapos eventually, nung time na nakikilala niya na kami, siguro medyo nawawala na yung konti nung pagkahiya niya, ganun. Yun na. Sarap pala kausap. O, buti naman, nag-lusin na ang pagkasama sa kapatid. Oo naman. Talaga? Komportable na ako sa inyo. Talaga? Oo. Gusto niyo, parinig ko pa sa inyo. Ito. Yung kalirin ka! O, oh, sige, hindi na lang. Ano na lang? Maamoy ko na lang sa inyo. Para silent but deadly. Oh my God. Alam mo, sige. Sabihin mo kung kailan ha, para lalayo kami. Hindi na kayo makakalayo. Sa gwapong to. Kintisoy, gwapo, ganun. Oo nga. Oo. Teka, bakit ganyan nga ba yung chino mo? Hindi ka naman apoy. Pinoy na Pinoy ka naman magsalita. Hap, ano ka ba? Wala. French. Alam mo yung from Jolly, parang biglang French. Gumanon agad. So kung, ay, may something. Bakit ganun? So ano? Sinusama sa amin ng friends ko? Ha? O yan, meron. Mahal kami ng movie. Last full show. Sige ba? Ano, Danica? Join tayo? Kailangan kong kitaan si Joy. Talaga? Sino si Joy? Close friend ko yun. Kailangan ko siyang puntahan. Wait, excuse me. Hello? Joy? Yes. I'll be there in 15 minutes. Just wait for it, okay? Oh, ayusin natin, ha? Excuse me. Okay. Relax ka lang. Good. I have to go. Sorry, ha? Kasi si Danica, maasikaso yan eh. Hindi lang sa sarili niya, kundi sa mga kaibigan niya rin. At gusto ko sa kanya yun, isa pa kung may problema yung kaibigan, talagang pinupuntahan niya, talagang kinakausap niya, asikaso niya talaga. Talagang binibigyan niya ng time yung mga friends niya. Hindi siya yung tipong, ah, talaga may problema. Okay, see you tomorrow. Ganun. Dati kasi ako, gusto ko parang, gusto ko marami kaming common. Gusto ko ganun ako eh, ah, so, showbiz, o yan, pareho kami showbiz, or pareho kami mahilig sa music, mga ganun-ganun. Ito, sobrang kaming opposite. Like, wala akong, ano, parang, hindi ako masyadong, hindi ako nanonood ng PBA, ganyan. Tapos, magkaiba kami ng childhood, definitely. So, yun yung naging interesting. So, doon ako naaliw. Kasi, ang dami kong natututunan sa kanya. Tapos, may mga natututunan din siya sa akin. Ah, ganun pala yun. Ganun-ganun. Hindi ka talaga mahilig manood ng PBA? Hindi talaga. Kilala ko lang doon si Benji Paraz, Jaworski. Kilala ko yan. Si Alvin Patrimonio. Mga luma ng players. Hindi ako updated eh. Sabagay. Ako kasi, lumakiyaw sa Pangasinan. Napapanood ko sila. Ah, talaga? Taga-Pangasinan ka pala? Hindi pala ganyan ka magsalita. So, kamusta naman ang buhay mo doon? Ayun, edi buhay probinsya. Simple pero masaya. Medyo mahirap. Pero kasi yung nanay ko, meron siya doong pwesto sa palengke. Nagtitinda siya ng gulay. Mm. So kahit gipit kami, naparaos din kami. School? So wala ka talagang tumag-anak dito sa Maynila? Wala eh. Doon lahat sila sa Pangasinan. Kaya medyo malungkot kasi mag-isa lang nandito. Pero teka nga, tigilan na nga natin tong buhay probinsya ko. Ikaw naman kaya? Oo, ano ako? Kamusta ka naman, Miss Danica Soto? Kamusta ang buhay artista? Haha. Alam mo naman na yun, celebrity ka rin, di ba? Na feeling mo, lahat ng mata nakatingin sa'yo. Tapos lahat sila may sariling opinion tungkol sa'yo, sa pamilya mo. Eh, hindi naman natin sila kilala, hindi ko rin naman sila kilala. So,
Dead ma. Dead mas mga sinasabi nila, no? Tama ka. Alam mo, may stress ka lang. Huwag mag-matter lahat ng sinasabi ng tao. Correct ka dyan, Mr. Mark Pingris. Pag sinabi mo kasi minsan na Danny Casotto, ang alam lang na ibang tao, nung time na yun, artista lang, ganun, anak ni Vic Soto. Pero pag nakasama mo siya, yun, very ano siya eh, down to earth talaga na kung ano yung kailangan mo, pag kaya niyang ibigay, binibigay niya sa'yo. Hindi siya nahiya na aminin na, okay, ito, this is kung saan ako nagsimula, and ito ko, hindi siya ano sa self-image niya. He was just so secure sa kung ano siya. Hala, Danica. Naniligaw na ba sa'yo yung kaibigan mo? Siya ba ka-text mo ngayon? Sino? Kumari ka pa, ate. Sino pa ba? Hindi yung basketball player. Ah, si Mark. Hindi friends lang kami noon. Talaga lang, ha? Hindi mo nami-miss? Eh, sino yung ka-text mo habang nandito tayo sa Boracay? Friends ko. Eh, pupunta daw sila ng beach. Ewan ko kung saan sila pupunta. Hey, Danica. Hello po. Uy! Ay, nandito lang kami sa beach. Kasi si Mark. Anong ginagawa niyo dito, Mark? Nung tinundan ko siya sa Boracay, kasi nandun yung family niya, and then wala nang ticket noon, talagang naghanap ako. Dahil parang gusto ko talaga siya makita, gusto ko talaga siya makasama. So ginawa ko talaga lahat. Nag-start ako maghanap ng ticket ng mga 9 ng umaga. Nakapaghanap ako ng ticket, mga 11 na ng gabi. Pagdating ko sa Bora, tapos nakita ko yung family niya, nakilala ko rin si Mami D, si Oyo. So masaya naman ako, tapos parang yun, doon nag-start yung ano, pagtingin ko sa kanya. Talagang in love na rin. Pumunta ka dito sa Boracay just to see me? Oh, sana kung free ka. Alam mo yun, gusto ko makihangout sa inyo eh. Kaya ako nagpunta dito para mag-spend ng time with my family. Okay lang. We understand. Pero, wait lang. Bukas kasi mag-jet ski kami. Gusto niyo sumama? Ha? Oo naman. Di ba, Mark? Okay? Sige. Masaya yun. Wala naman kaming moment na kaming dalawa lang. Kasi ano, dapat yon kami lang nung family. Tapos kami nila Mami, nila Oyo. Tapos sumunod siya. So, natuwa naman ako na umi-effort talaga. Di ko makakalimutan yung pagkahulog mo kanina sa jet ski. Buti na lang, marunong kang lumangoy. Ay, naku, yung kaibigan mo kasi nilaglag niya ako. Teka lang, nasa niya pala eh? Ay, nasa room niya, nagpapalit lang. Oh, yan na pala eh. Nakawala yung ticket ko. Ha? Anong ticket? Yung return flight ko sa Manila. Wala sa room? Hindi ko makita eh. Kailangan ko ulit bumili ng bago. Okay lang yan. Don't worry about it. Ang totoo, ano, syempre, nakikilig-kilig na din ako. Sige, sabi ko sa'yo ganyan. Ha? Tapos paano yung kamay? first time to, ha? Pakita mo. O, ganyan daw muna, ganyan. Kunwari, nagkakatamaan yung kamay. Hindi, kunwari, ayaw pa mag-hold yan. Wala mong hold yan. Tapos maya-maya, ganun na. Ganyan lang talaga, ganito lang. Tapos mga 5 minutes. Kasi parang ano nga kami, ang tagal din namin na friend. So, may part na nakakailang na baka tuksohin kayo ng mga iba niyong kaibigan na, oh, ba't kayo ganyan? Hindi naman kayo. Oh, ba't sweet kayo? Although alam naman na naniligaw siya, pero siguro nasanay kasi kami na lagi kami nagbibiruan. Ano mo kasabi ang mami mo pabalik ng Manila? Maiwan sila dito. Ako mauunang buwi. Wala kang kasama. Gusto mo samahan kita? Hmm? Eh, paano yung ticket mo? Hindi ko na makita eh. Wala na yun, tsaka kailangan ko na bumili ng bago. Ano?
Ano ba yung flight number mo para sabi tayo ng flight? Sabayan mo talaga. Alright. Ayaw mo? Ayaw ko sa'yo. Last minute, kumuha siya ng ticket na kasi flight ko. So, sabay na kami umuwi. But, mami mo, maiwan pa ng one day. So, yung mga kaibigan namin, nagbibiro. Kasi yun ang dapat kasabay niya. Si Den, tsaka si Kano, yung friends namin. So, sabi nila, to si Mark, winala niya talaga siguro yung ticket niya para sabay niya si Danig pa umuwi. Pero may nawala mo ba? Hindi. Nawala talaga. Nawala talaga. Well, it's good thing na may kasabay ka pabalik ng Manila from Boracay. Yes. At sobrang nag-enjoy ako sa Boracay experience. So, thank you, Mom. Are you expecting any guests? Yup. I'm expecting Mark kasi in-invite ko siya dito. Finally, makikilatis ko na rin yung Mark na yan. Mommy! Wait lang. Kilala ko yun nung na-meet ko yung mother niya. Sabi niya, mag-dinner tayo with my mom. Then, nung nandun na yung mommy niya, kasi nung una, okay lang, sige, para makilala ko mother mo. Pero nandun na yung mom niya, hindi ko nakapagsalita. Talagang si mommy di talaga, ganun, tanong ang tanong talaga. Hindi pala ako natatapos sa sagot ko, tatanong ulit siya, Tapos nag-CR pa to, umalis pa. Ako yung talagang susubo na lang ako para hindi ako makasagot. So, kinakabahan talaga ako na... Kasi nung napapanood ko lang si Mama D, pag nakaharap mo pala, talagang kakabahan ka eh. So your mother's from Pangasinan and your father's from France, pero hindi sila magkasama. So you grew up without a father? Ikaw po. Actually, hindi ko nga po siya nakilala. Wait, sorry. I'm expecting this call. Excuse me. Hello? Hindi mo ba kinaya si Mami? Ay, naku, masanay ka na. Ganto ka si Mami. But she means well. Pero alam mo, kahit pinagpawisan ako sa mga tanong niya, masaya ako. Talaga? Kasi, nakilala niya ako. Hopefully, susunod sa dad mo naman. Sige. Pumunta ka ng taping namin. Sige. Nagdadala ako ng pagkain sa set niya. Naku, magugustuhan ni Daddy yun. Tapos, nung time din na dumadalaw na siya sa taping ko, dun sa show namin ng dad ko, pag nilalambing ko yung dad ko, para siyang nag-iiba yung face niya. Hindi ko alam mo, naiingit siya or ganun yung pala. Kasi ganun. Hindi siya naka-experience talaga na magkaroon ng dad growing up. Kasi kahit gusto pa niya lumabas, pero if it's time for him to go home, dahil may practice, uwi talaga yan. Like kahit sa kalagitnaan ng pagsasaya, ng gimmick, kailangan uwi talaga siya. So in short, kami yung sister niya, tsaka cousins niya, yung naiwan, gumimik kami. Siya, hindi na siya sumama kasi disiplina nga. So, uwi na siya. Tapos, hahatid ko yung sister niya at tsaka yung pinsan niya sa house nila. Tapos parang sabi, gusto mo katukin si Mark? Sabi ko, huwag na nakakaya, tulog na yon. Sabi, hindi, mag-high ka lang sa kanya or mag-bye ka lang sa kanya. Kasi magigising naman yan pag pumasok na kami. Danica. Hi. Lumabas kasi kami ng kapatid mo sa kanapinsa mo. Magbababay lang sana. Sige. Ingat ka. Ingat ka pa ulit. Ikaw din. Sweet again. I love you. Hey, I love you too. Teka. Okay, narinig ko. Kung nananaginip na ako. Totoo. Ang bata pa kasi namin. Ang paniniwala na talaga. Tapos, inaantok ko siya sa mga talaga. Sabi ko, oo nga. Talaga. Love mo na rin ako. Mahal mo na rin ako.
Talaga? Tayo na? Tapos tumatawa lang ako. Taya ako, ayoko ulitin. Kasi minsan, mas cheesy to eh, kesa sa akin eh. So, gusto pa niya sabihin ko pa talaga? Sabi, di ba, sinabi ko na nga. Ay, ngayon. So, yun na. Di, sinabi ko na rin sa mommy ko na, tsaka sa mga friends namin na, oh, it's official. Kami na. Kinausap ko yung si Pastor Robert namin na ito talaga yung nararamdaman ko eh. Sabi niya, di pakasalan mo kung yan talaga yung nararamdaman kaysa naman yung magkasala ka pa na, alam mo yun, kung yan talagang nararamdaman mo, gawin mo. Baka yan na yung sinasabi sa'yo ni Lord na, you know, diyan mag-start and then diretso na yan. Bakit mo pinawin yung driver ko? Para ako na magpatid sa'yo. Eh, game ka pa bukas. Late no. Basta, hihati ka kita pa uwi. Ayaw mo ba akong makita? Hindi naman sa ganun. Siyempre gusto kitang makita. Pero kasi... Hey. Mahal na mahal kita. Okay ka lang? Bakit ka kasi sa mga relationships, you get ahead of yourself eh. Diba? Parang ang dami mo nang ginagawa na pina-fast forward mo na yung relationship. But with us kasi parang dahan-dahan talagang nagkakilala kami and all that. Yun nga lang, medyo maraming na nagulat na ba't magpapakasal na kami agad. Kasi diba usually mga mag-boyfriend muna ng mga ilang taon tapos ano. So, siguro, I mean, I don't wanna sound corny, pero siguro ganun, pag talagang mahal mo yung isang tao, iba-iba naman tayo ng love story. Bukas ang kwento ng ating pag-ibig. Di mo akalain sa ganito aabutin. Wagas, kailanman ay di magbabago. Habang buhay kita, mama.
papers mo? Kinuha ko sa mama mo kasi isasubmit ka doon sa French Embassy para matulungan tayo hanapin yung dad mo. Seryoso ka? Pinag-a-accept mo yun panahon? Oo, Mark. Pinaglalaan ko ito ng panahon kasi bahagi ito ng buhay mo na kailangan mo i-resolve. At kung hindi mo kayang gawin yun, nandito ko para tulungan ka. Pero wala na akong pakialam. Iniwan niya na kami. Kung sinadya kang iwan nun, bakit siya gumawa ng letter para sa'yo at sinasabi niya ito sa letter na anak ka niya? Bakit siya mag-aaksaya ng panahon? So, when I asked him, sabi ko, is it okay if we try to look for your dad? Sabi niya, for me, no. Kasi sabi niya, nabuhay ako nang wala siya and nakaraos kami sa hirap, wala akong pakialam sa kanya. Sabi niya, siya baka masapako pa siya or anything pag nakita ko siya. Sabi ko, hindi, pero you have to learn how to forgive kasi if meron kang unforgiveness in your heart, that's going to be like an excess baggage and dadalhin mo yan until pagtanda mo. Pero hindi ko siya pinilit. Inantay ko lang yung day na maging ready siya na maging okay sa kanya. So until one day, ikaw, bala ka, gumana na siya. Sige, go. Diba? Siyempre, dad pa rin niya yun. Tapos, dumating din yung point na he really prayed about it. And sinabi niya, sige, Lord, release ko na sa'yo lahat ng galit. Ako na bahala. Lord, please help my husband find it in his heart to forgive his dad. Gawa niyo po ng paraan para muling magtagpo ang landas nila. Para makapag-usap sila. Para maintindihan nila ang isa't isa. Para muling mabuo kung ano malang nawasak mong nagkalayo sila. So, na-forgive naman niya. And then, yun na, parang okay na rin siya. So, nag-chat na sila and all that. Tapos, email, palitan ng pictures. Tapos yun na kayo, after our wedding, yun yung nakita na talaga sila. In person, for the first time. After 25 years. Hindi, papunta niyo yung dad mo. Parang ayaw mo ipagkita sa kanya. Ano ka ba? Andito na tayo eh. Ayaw ka pa ba magbaback out? Danica? Yes, hi. Are you Mark's dad? I am. And you're his wife, Danica? Yeah. It's nice to finally meet you. Me too, sir. My son? My son. Then, sinabi niyang, my son, ganun. Tatlong beses yun eh. Tapos niyakap niya ako, tapos umiiyak siya. Wala na sabi, kundi umiiyak na rin. Tapos napayakap na rin. First time kong, alam mo, yumakap sa totoong tatay ko. Sarap talaga ng feeling na hindi mo makakalimutan na, wow, sa wakas, nakayakap din ako ng tunay kong daddy, ganun. Ang wagas na pag-ibig, hindi madali. Kailangan mo yan ng, kailangan mo paka-humble, kailangan mo bigyan ng panahon at effort. Pero, pag naramdaman naman yan ng isang tao na minamahal mo, talagang yan ang hindi niya makakalimutan sa'yo. At yan ang magpapatibay ng relasyon nyo. Yan ang talagang... Bigat naman. Kasi totoo. Kalisto. Ang wagas ng pag-ibig, hindi nabibili ng anong bagay yan. Tandaan mo yan. Hindi nabibili na kahit anong bagay o materials man na mahalin kong, kahit anong pinakamahal sa buong mundo, hindi nabibili yan. Dahil dito nang gagaling yan sa puso. Danica Soto Pingris. At ako naman si Mark Pingris. At ito ang kwento ng aming wagas na pag-ibig. Mga tupo ng baby, kailangan... Hindi, pakuluan mo. Sanitize talagang kailangan. Alcohol, ganyan. So, nandun pati sa food, kailangan talaga malinis lahat. Pero pag sa second baby, pag nawalag, hindi, okay lang, punas mo na. Oh, yan, sa pag... Sinabi ko na sa kanya na I love you too, parang gano'n. Yuck!
Ayaw ko na maalala. Uy, ba't nanginig na ako? Awa naman. Uy, doon nanginginig ka. Confident to. Ano nanginig na. Na-feel ko, be. Konti. Uy, di ako nanginginig ba? Nahilo ka lang. Hindi. Uy, huwag ka manginig. Tayo natin to. Bakit ka ba natatawa? Sabi mo yan, ha? Oo. Oh. Okay. Bakit? Ito ang pinto namin. Diba? Ako si Danica Soto Pingris at ito ang kwento. Ako muna. Sige, tigam mo, direk!